Administrasyon Duterte, apat na tatlong, 43 na manggagawa po yung pinaslang, mga labor rights advocates. Masaklap po kasi na kalagayan ng mga manggagawang Pilipino, mahirap na nga po maging mahirap dahil sa mababang sahod nila. Pang-araw-araw kailangan po nilang tugunan yung pangangailangan nila pansarili at para sa kanilang pamilya. Mahirap pa sa kanilang ipaglaban yung mga karapatan nila. Ugnay nito, talamak ang union busting, ang pag-discourage sa mga manggagawa na ipaglaban yung kanilang karapatan. Maliban pa dito yung kalunos-lunos na kalagayan nila sa mga pagawaan. Yung wala silang proteksyon mula sa mga kemikal na hinahawakan nila, may init at nakasasama sa kalusugan yung kanilang mga pagawaan. So, yun nga, nasabi natin noong October 7, noong Lunes, ay pandaigdigang araw ng disenteng paggawa. Pero, hanggang ngayon, na akala natin wala nang pang-aalipin, wala nang slavery, pero laganap ito sa mga paggawaan. So, nais po natin bilang isang sektor, sektor ng mga profesional, mga kaguruan, taong simbahan, mga artista, na magsama-sama para tulungan ang ating mga manggagawa. Dahil bigyan natin sila ng suporta bilang iba't ibang sektor na, kunwari, kami mga abogado may kaalaman sa batas, ay may ialay din namin ng aming oras at lakas para sa kanila. Dagdag pa rito, gusto natin maningil sa gobyerno, no? Kasi obviously, under the banner ng tapang at malasakit, mukhang hindi natupad yung mga pinangako sa mga manggagawa. So, hindi lingit sa ating kaalaman na malaking bagay yung pagkapanalo ng kasalukuyang Pangulo ay naniwala yung mga tao, lalo na yung mga manggagawa, na sila yung magiging regular sa trabaho. Yung pinagpamalaki po ng dole na 400,000 simula 2016 na regular, ay wala pa po yun sa 1% ng kabuang bilang ng mga manggagawa na contractual dito sa Pilipinas, which is, this is just a conservative estimate, 26 million. Conservative estimate pa po yun. So, napakaliit na porsyento. So, wala rin naman pong nagawang tulong ang gobyerno. So, sa pagiging inutil po ng gobyerno, tayo po ang nagiging gobyerno. Hindi ibig sabihin na hindi natin sila papanagutin, pero isang magandang nangyari rin, hindi maganda yung pangyayari, pero dahil sa rice tarification law, bumagsak po yung produce at hindi na po makapagbenta yung mga magsasakang Pilipino. Ano po yung ginawa ng mamamayan? Diba? Sila yung nag-organize ng mga bagsakan, ng mga produce ng mga magsasakang ito para diretso nang mabili yung mga produkto. Ngayon, yung isa rin batayang sektor ng ating lipunan, ang mga manggagawa, kailangan din natin tulungan, maliban sa mga magsasaka. So, kung pinansyal man yung tulong, at tulong man na legal, kahit kasal at emotional support, ibibigay po natin sa ating mga manggagawa para hindi po sila panghinaan ng loob. So, yung tapang at malasakit, hindi pala para sa mga manggagawa at mahirap. Ang tapang at malasakit pala na banner ng gobyerno ito ay para dun sa mga nasa kapangyarihan na. So, yun yung masaklap. At gusto natin singilin sa gobyerno habang pinutulungan sa hagyat ang ating mga kapwa, manggagawang Pilipino. Masakit sa loob natin na sa kasalukuyan, yung mga basic social services, yung budget para sa edukasyon, budget para sa kalusugan, na sana ay somehow nakakatulong sa mga manggagawa kahit mababa yung kanilang sahod. Binudget cut po ng ating gobyerno. Sige, so malalaman natin na meron tayong transportation crisis, pero merong 2 million na pambili ng jet plane. So yun yung masakit, na pag inutil na yung gobyerno, tayo yung nagiging gobyerno. Pero yun yung nagiging lakas natin, kasi sama-sama tayo mula sa iba't ibang sektor na ipaglalaban yung karapatan ng mga manggagawa. Doon din po sa banner ng gobyerno na build, 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 sa tingin po natin, ang ginagawa nila ay destroy, destroy, destroy. Sinisira ang kabuhayan ng mga Pilipino, sinisira ang ating mga pangarap, at sinisira rin po yung ating pag-asa. Pero dahil magtutulungan tayo bilang iba't ibang sektor, hindi masisira yung pag-asa natin. Kasi nasa atin yung lakas. At makakamtan din natin na maiangat yung kabuhayan at kahit pa paano yung paglaban yung karapatan ng mga manggagawang Pilipino. Maraming salamat po.
Maraming salamat.